Hi Beshies! Welcome or welcome back to our channel. So for today's video, I'll be answering your questions about me while I'm eating. So if you're interested in this video, just keep on watching! So in front of me, I meron akong food. I have a milk tea here, or Okinawa milk tea. Ayan. And also, I have a pancit here. So, yan ang kakainin natin for today. At dahil merienda time na, naisipan ko na while I'm eating, sasagutin ko yung mga questions nyo about me. Ay, nagtanong kasi ako sa aking Instagram account no isang araw. But before that, maglalagay lang ako ng food dito sa aking plate or bowl. Favorite ko to eh, sa na ano, na pancit. Kasi sobrang lasa niya and sobrang sulit nung 90 pesos mo kasi ang dami niyang sahog. Yes. Okay, so ilalagay na natin. Ayan. Ayan, so, subo muna tayo bago tayo mag-answer ng first question. Ayan, so kain tayo mga beshies. So, for the first question, ito ay galing kay Ate Danica Verlin. Subscribe to her channel also. So, ang tanong niya is, kamusta ka na, bebe? So, thank you ate for asking. Sobrang sarap ko sa pakiramdam na may nagtatanong sa'yo kung kamusta ka na. So, okay nga lang ba ako? Okay naman po ako as of now. And wala naman pong problema. Siguro stress lang ako last week kasi nga, finals week na namin. But, yes, nairaos ko naman siya. So, ngayon naman, I'm happy and contented kung anong nangyayari sa aking buhay at kung anong meron ako. So, for the second question, ito ay galing naman sa aking kambal. Hi, Bal! So, kamusta ang college life, Bal? Alam niyo ba, ang college life, sobrang roller coaster ride. May ups, may downs talaga. And ngayong college ako, masasabi ko na ibang-iba talaga siya sa junior and senior high. Kasi kailangan mo talagang mag-self-study, lalo na ngayong nag-online class tayo. And at the same time, naranasan ko ding umiyak dahil sa mababang score ko in sa grade. But normal lang naman daw talaga yon sa college. Pero syempre kahit na ganun, kailangan nating bumangon and kailangan nating bawiin yung grades natin. Kailangan nating pataasin pa. Pero all in all, okay naman siya. Masaya naman siya. College is fun and full of excitement. Kasi hindi mo talaga alam ang mga mangyayari. Pero kahit na ganun, kayang-kaya naman. Alam kong papasa ako at papasa tayong lahat. So, padayon, future CPAs. And of course, to my Bal, our future RN, also to my friends and family and loved ones. Kayang-kaya. The next question is from Alexandra. Aside from studying and vlogging, what else did you do these past 5 months, ate? So, this past 5 months, aside from vlogging and studying, ang ginagawa ko lang is doing the things that I like. Gaya nung diamond painting, ayun, doon talaga ako nag-focus kapag free time ko, yun yung ginagawa ko. And at the same time, I discover new things like journaling, yun, ginagawa ko siya everyday. Kasi hindi ako creative na tao, hindi ako magaling mag-drawing or whatever. Pero in that way, doon ko na ilalabas yung konting pagka-creative ko naman. And also, syempre, I also make time with my friends and family and working with local brands. I think yun lang naman yung mga ginagawa ko this past 5 months. Looking good! Question is from Giant. Hi ate, hi bebe. Any advice po sa mag-AABM? So, ang ma-advise ko lang naman sa incoming grade 11 ABM students, just prepare yourself kasi most of our subjects all about business. Ayan. And kung gusto niya mag-advance reading, do advance reading about balancing accounts. Yun kasi yung ginawa namin ng grade 11 kami. And medyo nakakalito talaga siya. Hanggang college ako ginagawa ko yun. Pero nakakalito talaga siya. So, mag-start na kayong manood ng mga parang accounting videos. Try kong i-link sa description box yung video dito sa YouTube na pinapanood ko kung
nahihirapan akong mag-balance ng account. Yung video na ginagamit ko pag nagsi-self-study ako, so ililink ko lang sa description box. And at the same time, syempre mag-ready rin kayo about sa research, about businesses, and fun din ang pag-AABM kasi na-try na yung magbenta-benta, ganun. And so, more on business talaga ang gagawin nyo. Pero all in all, fun naman ang ABM. Next question is from Anil Jane. Actually, si Anil Jane, lag ko siyang nakikita nag-comment, nag-react sa mga post ko. So, hi, Bebe! So, what made you want to become a vlogger? Any advice for me or for us to become like you po? Like you po, idol. Pa-shoutout po. Hi, Bebe. So, what made me become a vlogger? Siguro, ginawa ko tong way na to or tong platform na to express myself and to boost my confidence in talking to many people or to other people. Kasi in person talaga, hindi ako matalak. Lalo sa maraming tao. Siguro sa friends ko, oo, sobrang daldal ko. Pero sa harap ng maraming tao, or recitation man yan, anything, hindi ko talaga kaya. And at the same time, gusto kasi magpasaya ng mga tao o mag-uplift ng mood ng mga tao kapag hindi sila okay or kung sad sila. So, by making a video, yun lang yung way ko to help you cope up sa problem na pinagdadaanan nyo. So, sa advice naman, ang may advice ko lang sa mga inspiring YouTube vlogger, just be yourself. Kung ano yung gusto mong gawin na video, just do it. As long as na hindi siya nakakasakit or nakakatapak ng ibang tao. And at the same time, appropriate siya. And as long as na nagpapasaya kayo ng maraming tao or ng mga tao, just do it. Next question is from Danley Mika. Hi, Danley! Vlogger na gustong makakollab. Ang vlogger na gusto kong makakollab ay si Mama Ann Clues. Kasi siya talaga yung isa sa favorite vlogger ko. Lagi kong pinapanood yung mga videos niya, kapag vlog man yan, everyday vlog, or ang kanyang mga product reviews. And gustong-gusto ko siyang makakollab para, alam niyo yun, kasi parang ang kalog-kalog ni Mama Ann, parang magkakaroon kami ng vibes, kahit mas matanda siya sa akin. Parang bagets-bagets pa rin siya. And at the same time, parang gusto ko magpaturo sa kanyang mag-makeup. And sobrang fan niya talaga ako. And siya rin kasi yung isa sa naging inspiration ko kung bakit ako nag-start mag-vlog kasi siya. Sobrang down-to-earth niya. Kung ano siya dati, nung hindi pa siya gana sikat, hanggang ngayong million subscribers na siya, ganun pa rin siya. Tumutulong pa rin siya sa mga ibang tao at sa mga small businesses. So, gusto ko pinapanood yung mga hauls niya. So, ayun, si Mama Ann Clues talaga. So, for the last question, this is from Denzel Yana. Hi, Yanni! I miss you! So, ang tanong niya is, alien invasion or zombie apocalypse? This is a life and death situation. Please answer. Alam niyo, hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganitong bagay-bagay. Pero sige, answer natin siya. For me, siguro zombie apocalypse na lang. Oh. Kasi parang feeling ko yung mga zombie tao rin naman. So parang pwede mo naman silang patayin using knife or gun. Parang feeling ko kasi kapag yung mga alien yung pumunta sa atin at sumakop sa atin, mahirap silang patayin kasi nga parang yung mga superpowers sila. So ayun na lahat ng questions nyo sa aking mga beshies. And hindi ko pa masyado ubos yung pagkain ko sa harap ko. But yeah, sana nasagot ko lahat ng mga katanungan sa akin. So that's it for our video, mga beshies. I hope you enjoy it. Please give it a big thumbs up. And don't forget to click the subscribe button and the bell beside it para updated ka para upload a new video. And don't hesitate to comment down below your video suggestions. See my next video, mga beshies. Bye-bye!